Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH, Damdaming Bayan. In Germany, I was able to meet with Chancellor Olaf Scholz and discussed matters of significance to both our countries, particularly on upholding the rule of law and promoting a rules-based international order, as well as enhancing cooperation in the areas of peace and development, defense cooperation, maritime cooperation, trade and investment, including on critical raw materials and renewable energy, climate change, and labor. I emphasize the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. And once again, we highlighted their contributions to the economy and to the society of Germany. In the Czech Republic, I met with the heads of the Czech government, President Peter Pavel and Prime Minister Peter Fiala, and the heads of the Czech parliament, Senate President Miloš Vystrčil and Speaker of the Chamber of Deputies Markéta Pekarová Adamová. We discussed ways to further strengthen our bilateral cooperation in the areas of trade and investment, defense, agriculture, renewable energy, transport, and, of course, people-to-people exchanges. Damdaming Bayan. Si Mang Patkan, Apo. Ayan, good morning, Mr. President na imbag nga bigat, Apo. Ayan, did you bring the German sausage? Abay, mukhang maganda, ha? At sana nga sa bagay, Mr. President, yung Lufthansa matagal na andi dito yan, eh. Medyo siguro may expansion lang. At sabi ng Paulong Marcos, may $150 million investment ang inaasang pumahabigan sa kanyang pagpunta sa Germany. 8 billion pesos sa ating pera, ha? At maglalagay na sila ng hangar sa Pampanga. Malaki ba ito? At siguro'y ang importante rito abay yung dagdag hanap buhay. At siguro, Mr. President, pwede ba yung mga foreign investment, pwede ba maglagay kayo ng kumbaga parang ano ba? Parang special lane sa Malacañang para hindi na dumadaan sa mga barangay LGUs. Alam po niyo mahabigan pagka ganyan dumadaan sa LGUs kuminsan. Buti man lang sana kung lahat ng mga LGUs, katulad ni Mayor Dalia Loyola ng Carmona na within 2 to 3 days, pagkaayos ang papeles, approve ka agad. Ayan, to follow na ibang papeles, basta walang kalokohan. So siguro ganyan po ay mapapadali ang business. Ayan, ease of doing business, Mr. President. Ayan, okay, may special lane, ha? Kumbaga, para ramdam natin kaagad. Ramdam natin kaagad, Mr. President, ang resulta ng inyong mga biyahe sa abroad. Abay, taxpayer sa money yung ibang gastos nyo dyan. Abay, dapat ay maramdaman natin kaagad dyan. Magandang Lunes ng umaga, bayan! Magandang umaga po mga kuya, mga ating mga misis, mga lolo, mga lola. Ha? Okay po ba ang Lunes natin? Naku mga misis, ha? Yung ba mga anak ninyo ay gumagamit ng vape? Ala! Si Totoy, si Nene, abay tingnan nyo mga misis, ha? Ayan,
Baka mamaya, baka iba na ang kanilang ano dyan, ha? Sinisinghot tuloy. Abay, iniihipan dyan. Mga kuya, mga misis, kunin nyo nga yung mga ginagamit na ano, na vape ni Tutoy, ha? Aba mga misis, mga kuya, pagka yung vape na ginagamit ng mga anak natin dyan, nahay kayo, abay baka may marihuana na yan. Yan po ang actually matagal na ito eh, ha? Ayan, ay siguro ang PDEA ay maghigpit dito. At Commissioner Bien Rubio ng Customs, ito yung hinahabol ni Commissioner Jun Lumagi ng BIR eh, ha? Kasi marami po mga puslit mga bayan. Bilyones pala yan, ha? Bilyon pesos ang negosyo dyan maibigan sa mga vape. Okay lang sana kung legal. Eh kaya lang nasisingitan po yung liquid marijuana mga kuya, mga misis, ha? Kaya dapat yan ay matignan natin. Baka mamaya ay akala natin, eh hindi, pamporma lang na anak ko yan. Abay, baka mamaya akala natin pamporma na. Yung pala ay may marihuana yan. Naging adik-adik na ang ating mga anak, mga misis. At ingat din po sa sunog, ha. Grabe yung sunog sa Muntinlupa. Ay, good morning, Mayor Rufy Biason. Abay, kumusta po yung mahabay natin dyan nasunugan? Abay, kahapon po ito, ha. Mabuti na lamang po at walang namatay. Kaya ingat-ingat po tayo sa sunog. Lalo't mainit ang panahon, lalo pati mukhang babawasan pa, ha. Mukhang babawasan pa yata ang babawasan pa ang supply ng tubig sa ating mga water concessioners, ang Manila Water at Maynilad. Dahil nga po mahabigan dito sa siyempre El Nino, ha. Abay dyan sa, uy, ating mga misis dyan sa Las Piñas, ha? Paranaque, Cavite, abay, meron nga bang water interruption ang Maynilad? Anong sabi ni Grace Laksa Greg, ha? Hi, Miss Grace, kumusta ka na, ha? Abay, kaya dapat po ay konting tipid ng tubig. Sana may supply din ng ano, ha, ng tubig sa mga maapektuhan ng ano, ng kakulangan ng supply ng tubig. At syempre ngayong Holy Week na ba? Ah, next week na. Wow. Holy Week na pala next week, mga kuya, mga misis, ayun pong mga magbabakasyon. Ay nako. Ingat-ingat po, ha, dahil nakaabang na naman po yung mga akyat bahay diyan. Kaya tinatawagan din natin ang kapulisan. Ay, good morning, kabagi sa General Benji Acorda, sir, ha? Abay, kailangan yung mga kapulisan natin ni alerto at siyempre, ha? Yung mga barangay officials, mga barangay tanod, mga kuya, ha? Ba't parang wala na yata tayo nakikita ang mga nagroronda ng gabi, ha? Yung mga barangay tanod. Siguro kailangan ni umikot din po sila, mahabigan. Lalo ngayon maraming magbabakasyon. Nako, iiwanan yung kanilang mga bahay. At para sa mga magbabakasyon, ayan, buti, maraming pera. Ha? Sa abroad, Hong Kong, Japan, Boracay, El Nido, ganyan, Panglao. Para naman po kaming alam pera, ha? Ayan. Siguro, Mr. President, maglaan din tayo ng ano, ng public beach para sa ating mga kababayan. Abay, nung araw libre ang maligo dito sa may Manila Bay, ha? Ngayon wala na, ha? pag may-ari ng mga negosyante yung mga beachfront natin. At yung Dolomite Beach, Yusek Benny Antiporda, nasaan na yun, ha? Sana mabuhay yan, ha? Para may paliguan naman yung makabayan nating walang gastusin na pumunta ng mga beach resort sa mga probinsya. Samantala, dumawa kita sa Malacanang. Good morning, Miss President. Nakarin kayo na po, ha? Ang aba, may pirmahan. Uy,
Andiyan na ba si Ninong Don Ramon ang sa Malacañang mislet, ha? Ang Pangulong Marcos Mahabigan ay sasaksihan ang pirmahan ng NAIA Public-Private Partnership Project Concession Agreement. Abay, siyempre andyan si DOTR Secretary Jimmy Bautista at bossing Don Ramon Ang ng San Miguel. Abay, paano kaya ang epekto nito kung siya ang magmamani sa NAIA? Para na kayong itinatay yung airport dun sa probinsya ng Bulacan. Governor Daniel Fernando Cuyang, sir, ha? Alamin natin ang latest mula sa Malacañang Aris number 14. Andiyan na ba ang mga ang boss, big boss ng San Miguel? Aris number 14, let Narciso please come in. Miss Let. Miss Let. Lakay, lalagdaan ngayong umaga ang higit 170 billion peso na IA PPP Project Concession Agreement sa Malacañang. Sasakyan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at top executives ng pribadong sektor. Ang nasabing proyekto ang inaasahang magpapaganda ng serbisyo at pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaan ang SMC SAP and Company Consortium ang nanalong bidder para mag-operate at mag-rehabilitate ng paliparan. Ang grupo ay binubuo ng San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated, at Incheon International Airport Corporation. Alok nito sa gobyerno ang 82.16% revenue share. Inaasahang pagagandahin nito ang NAIA complex, kabilang ang mga pasilidad gaya ng runway, taxiway at ramp areas, gayon din ang firefighting facility. Mula naman sa 32 milyong mga pasahero kada taon, target maitaas sa 60 million passengers annually ang maseserbisyohan ng NAIA sa ilalim ng gagawing pangangasiwa ng SMC. Una nang inanunsyo ng NIAA na ang turnover ng NAIA sa bagong operator ay gagawin sa second half ng 2024. Laki nandito na ang iyong ninong na si Ramon Ang. Mm-hmm. Oo nga, nakita ko yung video mo, ano ha? Mukhang bagong gupit si Bossing, ha? Ayan. cool na cool siya dyan, ha? Early bird, ha? Abay, hindi pa yata gisi ang presidente, nandiyan na kagad ang Don Ramon Ang. Sino yung kasama niya? Sino ay, si presidente kasi Lakay ay ano, nag-attend ng flag ceremony kanina sa Kalayaan Hall. Tapat ng Kalayaan Hall. Yes, Lakay. Nalaka nga nakaring. Ayan. Nakaring Dagos. Umattend ng flag racing, ha? Lakay, ayan. Para sa araw ng Lunes at ito nga pirmahan. Ayan, ang kanyang unang event. At yan ay alas 8:30 ngayong umaga. Wow. So, nag-attend muna siya ng flag ceremony. Si Secretary Jimmy Bautista, nandiyan na ba? Nandiyan OTR? Lakay. Mm-hmm. Lakay, ayan. Dahil si Fidan, Secretary Ralph Recto, NEDA, Secretary Arsenio Balisacan. Oh. So sila yung mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Magkano yung gagastusin ni Don Ramon Ang sa rehabilitation na NAIA mislet? Lakay, 170.6 billion pesos to be exact. 176 billion pesos? 170.6. Yes, Lakay. Abay, ano ba ang gagawin niya ng mga pagbabago? Pagagandahin ba niya katulad ng airport ng Singapore na perang parang may parang may park sa loob? Malalaman natin, Lakay, dahil ayun nga yung binabanggit ay pagagandahin ang buong NAIA complex, ayan yung mga facility, runway, taxiway, ramp areas at firefighting facility. Ba, so talagang ano kayang beautification ang gagawin? Lakay, excited tayong lahat. Imagine mo kung ngayon daw ay 30 million yung pasahero sa NAIA, magiging 60 yan, dodoblehin. Wow. Ano kaya ang pagagandahin ba dyan? Anong klaseng pagpapaganda ang gagawin? At sana wala nang tanimbala, wala nang surot, wala nang ipis, wala nang daga dyan. Wala nang masyadong mahabang pila sa pag-check-in. Ay, di ba? Aha.
Wala ba siyang balak na lagyan ng Skyway mula na iya hanggang dun sa gagawing airport dun sa ano, dun sa Bulacan? Sa Bulacan, yung diba yung pinapati sa airport noon na napagkapuno dyan sa naiya, dun kayo sa ano, dun sa Bulacan. Ayan. Aabangan natin kasi kanina binabanggit ni Ginoong Ramon ang 9 times yung magiging kita dyan. Wow. Kapag na-privatize siya at napunta sa kanilang operasyon. Kung higit 80 lakay, ang 82.16% yung revenue share ng gobyerno, abay hindi na masama. Maganda na yan. Yan ang showcase ng Pilipinas yan pagka naayos at siyempre pagka airport pa lang, kahit kalahati man lang ng airport ng Singapore, ha? Abay, o kaya ng South Korea, masaya na tayo. Malakay, at saka ito pala ay 30 years in the making, sabi ni Secretary Jaime Bautista. Kasi ano pa pala ito, napag-uusapan lakay ang privatization ng operations at maintenance ng NAIA. Panahon pa ni dating Pangulong Fidel Ramos, pero nauwi sa korte, di ba, mga taong 2000. So, yan, ngayon ay maisa sa katuparan na lakay. Good luck. Sana nga ay maging maayos yan, successful. At sana ay maganda ang serbisyo. Ayan. At saka, totoo ba yun? Lahat daw ng pasahero may welcome drinks na beer? parang sa mga ano, di ba, mga napupunta ka ng probinsya, mga tourist spot, pagdating mo dun sa resort, may welcome drinks. Diyan ba walang welcome drinks na San Miguel, ha? Kung kapusin, di andyan naman ang emperador. Kahit wala siguro lakay, basta convenient yung pagpasok mo dun sa airport, di ba? Good luck sa DOTR, Secretary Bautista, at ganoon din kay Don Ramon ang ng San Miguel. Yan ang pagkanapaganda yan, ang benepisyo, ayan, ang credit niyan, siyempre sa gobyerno at siyempre sa Pilipinas talaga yan. Yes, Lakay, gateway to Manila yan. Yes, so, kaya yan talaga yung kailangan na ipagmamalaki din ng Pilipinas. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa iyo, Lakay. Susunod na schedule ng Presidente dito ay pangungunahan yung panunumpa ng mga police star rank officers. Gaganapin rin yan sa Malacanang, alas 10 ngayong umaga. Teka muna, sandali. Si U.S. Secretary of State Antony Blinken, kailan ba ang punta sa Malacanang? At saka yung Premier... Ang sabi na kayo ng DFA ay ngayon, ang mamayang gabi ang dating niya at mukhang bukas yung meeting niya kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Ayan, okay. Maraming salamat, Ms. Let. Balik sa'yo, Lakay. Good morning. Monday. Ayan, pagka ganitong natutunghay natin mga balita sa Monday morning, mga kuya, masaya, di ba? Ayan, sana'y maramdaman natin yan. Samantala, nako, eto malungkot naman. Nasa ating linya po, mga bigan, ang kasama natin sa Naboy, si Roy Mabasa. Ang kapatid po ni Percy Lapid, ayan, alam nyo lang po, mga habigan, na yung dati nating kasama sa hanap buhay, si Percy Lapid, diba, inambus po dyan sa Las Piñas. At ang latest issue ngayon, mga habigan, ni mukhang nakapagdudo yung pagkamatay ni dating Bucor Deputy Director Security Officer Ricardo Zulueta. Ayan. Itong si Roy Mabasa ay humihiling na magkaroon po ng autopsy. Ayan. At may order na yata si Secretary Boying Remulla sa NBI na magsagawa ng investigasyon sa kaduda-duda ba? Ba't nakaduda ang pagkamatay nitong si Ricardo Zulueta? Nasa ating liya si Roy Mabasa. Roy, magandang umaga sa'yo, pare ko. Magandang umaga, Lakay, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa DCR. Ano ba nangyari kay dating Bucor Deputy Security Officer Zulueta? Ano ang sanhido ng pagkamatay at may pagdududa kayo? Lakay, nagulat lang tayo ng mabalitaan natin sa media rin, ano, na namatay itong si Zulueta kahapon, noong Biyernes pala, no? At ito,
ay nag-isip tayo, maraming tumatawag sa atin, itong publiko, ang sabi ko, dapat siguro mag-conduct na lang ang PNP ng pribadong investigasyon. Ito nga, lumabas yung independent autopsy report. Sabi natin, kung magkakaroon ng independent autopsy report, malalagay sa maayos yung agam-agam ng taong bayan. Mm-hmm. Ito naman ay ating kahilingan, simple lang naman gawin kung gugustuhin ng PNP, no? Mm-hmm. Dahil unang-una, bakit nasa dinalupihan lang pala si Ginoong Sulueta na matagal nang hinahanap ng ating pulisya. Ah, wanted pala siya. Mm-hmm. Oo, akala siya nasa wanted list, ano? Akala ko nasa custody na siya ng mga otoridad, nasa labas pala ito. Hindi. Matagal nang nasa wanted list yan kasama si Bantag at mm-hmm. yung lima pang akusado. Mm-hmm. So, para sa ma... Parang maalala natin mga kabayan kung ano ang role nitong si Ricardo Sulueta. Ito, Roy, ay kasama ni dating Bucor Director Gerald Bantaga na sinasabing mastermind, di ba? Sa pagpatay tama kay po. Percy Lapid. Oo, noong October 2022. Kung siya ay ngayong namatay na si Ricardo Sulueta, Roy, ano ang nakita niyong epekto sa pagpapatuloy ng kaso sa pagkamatay na yung kapatid? Malaki ang magiging epekto niyan kung tutuusin, ano, sapagkat Sulueta ay may alam dun sa instruction na ibinibigay ni Bantag dun mm-hmm. sa pagpatay kay Kapersi. Subalit, titignan natin, ano, marami pa namang paraan upang ma-resolve yung kay Sulueta. Ang, in the meantime, nais lang muna nating i-focus ating attention dito sa independent autopsy report na gagawin kung mm-hmm. sakasakali. Mm-hmm. Pababayan muna natin sa prosecution na kanilang titigan yung kaso maigi kasi mahirap magsalita ng nauuna sa kanila. Mm-hmm. Ang pagkamatay ba ni Sulueta, Roy, nakita niyo ba na magpapahina sa kaso laban dito sa mga iba pang sinasabing mastermind katulad ni Gerald Bantag? Hindi naman, kaya lang alam mo, sa panahon ngayon maraming mga hocus-pocus na nangyayari sa kaso, kaya ilalagay natin sa kamay ng prosecution yan. Alam ko na mayroon silang bala para dyan at tayo naman ay maasa na ma-resolve itong kaso na to sa darating ng mga panahon. Mm-hmm. Nakipag-usap ba kay Secretary Boyeng Remulla at siya nag-order na ng investigation sa NBI, Roy? Hindi pa. Tayo'y umaasa na susundin siya ng NBI, no? Sapagkat mm-hmm. Tayo'y natatagalan kumilos sa NBI, kung tutusin eh. Mm-hmm. Dapat yan, sila rin eh, alam nila kung nasan yung mga whereabouts nitong mga taong ito. Meron mm-hmm. mga report na lumalabas na nasa dinalupihan, mm-hmm. meron ding lumalabas na nasa Santa Rosa, kaya pababayan natin silang gumalaw. Mm-hmm. Ako, NBI nga pala, namukhang may bagong issue sa NBI, yung torture ba yun, ha? Sa anti-cyber crime. Oo, kaya nga. Madadagdagan na nga pa imbestiga ni Secretary Boyeng Remulla dito. Anyway, so kumusta ang takbo ng kaso sa pagpatay kay Percy, Roy? Yun nga eh, nung February, supposedly may hearing, naudlot dahil sa request ng prosecution, ano, na i-defer. Itong March 18, ngayong araw na ito, dapat meron hearing. Naudlot na naman dahil din sa request ng prosecution. Mm-hmm. So, hindi natin alam kung anong mga dahilan, pero maasa pa rin tayo na re-resolve rin nila at katarating na panahon. Mm-hmm. Anong balita nyo, Roy, kay Gerald Bantag? Siya ba ay andito sa Pilipinas o nakalabas na ng bansa? May nagsasabi na mga tiga nasa Cambodia raw kaysa nasa Cambodia, pero hindi naman tayo naniniwala eh. Mm-mm. Naniniwala tayo na nandito pa rin si General Bantag. Yun nga lang, yung mga nakakakita, meron hong patong sa ulo yan. May patong na 2 million kung hindi ako nagkakamali. Wow. Sabi ko nga, kung ituturo yan, maaring makuha nila yung 2 million, pero
baka dagdagan pa ni Boying Rimul yan. Eh, yung patay na si Sulueta, itagdag na lang kay Bantag yung natitirang ano niyan, pabuya kung sakasakali. Ah, may patong din ba sa ulo ni ano ni Ricardo Sulueta? Meron eh. Mm. Oo, meron. Pati si Sulueta nga eh. Oo. Okay, Roy, sige, maraming salamat at susubaybayan natin itong isyu ito at sana nga ay eventually ay makamtan ang katarungan sa pagkamatay ni Percy Lapid. Maraming salamat, Roy. Roy, nawala si Roy. Ayan. Hello. Ayan. So, susubaybayan natin yan, Roy. Maraming salamat at ingat. Thank you. Okay, thank you. Damdaming Bayan. Roy Mabasa, mahabigan ng bulletin, Manila Bulletin. At siya po mahabigan ay kapatid ni Percy Lapid na medyo nababahala. May pagdududa nga dito sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta. Ang sabi, inatake daw sa puso. Ayan. Pero ano nga ba? Ayan, ang katotohanan. Damdaming Bayan. Pabalikan po natin lang pang mga issues. Abay, kayo talaga ay yung tantanan si Mayora. Ayan, lakay, ituloy mo na yung Mayora yung sumugod dun sa mga nightclub, ha? Sa paghanap sa kanyang mister. Ano ang nangyari pag uwi ni mister? Abay, malalaman po natin yan, mga kaibigan, ha? At ang malungkot, yung mga may-ari ng mga nightclub sa Quezon City, abay, marami daw pinababago. Damdaming Bayan. At ang nangyari kay Heart Evangelista Senator Cheese, ayan, abay, sayang naman, try and try until you succeed, Senator Cheese, ha? Ilan taon na ba si Senator Cheese Maluha at saka si Heart Evangelista? Wala na ba sa kalendaryo si Heart? Ayan, pwede pa yan. Kailangan siguro dyan ng, ang tawag dyan? Pampakapit? Ay mga kuya, mga ating good morning. At siyempre po sa mga may celebration dyan, abay kailangan ni chill-chill lang. At para kumpleto ang barkadahan, abay may mga kasiyahan, tawanan dyan. Abay siyempre kailangan natin dyan ng Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarap, di ba? Abay yan eh, magaan sa inuman mga kuya. Easy-easy lang tayo with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap yan. Naku, lalo na ngayon eh, magbabakasyon, ha? Abay, siyempre, may kasama ang mga reunion dyan. Abay, siyempre, pagkaganyan eh, talagang magkikita kita ang mga magkakaibigan, magkaklase, magbabarkada. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarap. Damdaming Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Good morning, CJ. Alas 8:37. Ang balitang ito ay hatid sa... Kadyat lang! Lakay! Oh. Anong oras na? Edi, tanong natin kay Sister L. Oras sa Lady in Black. It's 8:43. Ba't ka na yung gaya? Ba't naka-block ka na naman? Oo nga, Lakay. Bakit tayong, ganon? Parel na ng vibe. Oo, ba, actually, parang dapat pala mag-usap na lang kaya tayo. Ayan, total, nagmamatch naman tayo lagi eh. Kaya lang, iniingit mo naman ako eh. Parang pakita mo na abs eh, ha? Ay, ano buti hindi masyadong halatay. Ano ba yung damit mong yan? Ayan, maikli na. Tapos may tapyas pa. Ayan. Diyos ko. Kaya mo magsuot nito Malu? Ayan yung suot ni Sister L. Ayan, free no float naman yung hikaw na diamante dun sa kanyang pusod, ha? Ayan. Okay lang yan, Lakay. Hindi naman kita eh. Naka long sleeves ka nga. Pero, Diyos ko, parang ano na lang yan. Kita nung kalahati nung tiyan mo. Oh. Buti na lang, may abs-abs ka dyan, ha? Alam ba ito ni Aling Yolanda? Ayan, ay, ma. Hello, ma. Love you, ma. Ah, good morning, Sister L. Ay, good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong Happy Monday, Lakay. Yes. Oh, eh, sana ay meron pa po kayo mga sweldo. Pero okay lang po yan. Basta bayan po lahat ng kailangang bayaran. Mm-hmm.
kuryente, tubig, yes. Renta. At yung mga baka ubos na yung GCash, mga ganyan. Yung mga ano lakay, ano mga na? Basic necessities. Mm. So, kailangan yan, mga grocery, bigas lakay. Because rice is life. Eh, kung walang bigas, andito si Sherwin, namimigyan ng bigas, ha? Namimigyan pa ng 1,000 grocery ayon. Items. May vitamins pa. Ayun! Yung vitamins niya kakaiba. Asan ba si Sherwin ngayon sa ating DJ Rates sa malakas promo? Aba, okay. Nandiyan sa may barangay Tugatug, Malabon. Ayan. Sa Malabon. Ayan. Para po sa gustong magkapera. Ayan. Andiyan po si Sherwin Alfaro. Abay, ayun. Baka dagsain ka dyan, Sherwin, ha? Ayan, pagka kinapos ka, ha? Punta ka kay Mayor Jeannie Sandoval. Oo, pwede yan, syempre. Pero lakay sa mga nakamonitor sa atin ng mga taxi, Grab, Joyride ka man, Angkas, o kung ano man yung sinasakyan nyo. Kung gusto nyo pong manalo, aba, nandyan si Sherwin sa Barangay Tugatog, dyan sa may Malabon. Sugod na po kayo. Sugurin nyo si Sherwin. Ayan. At ready na po ang kanyang... malutong na ano yung ano yung polymer ba yun yung bagong ano San Libo, yung ha? Kanyang 1,000 parang plastic, ayan, na pag binilang niya, akala mo ibibigay niya sa iyo lahat, hindi pala. Ayan, Barangay Tugatug, Malabon, na maganda umaga po sa mga taga Barangay Tugatug, Malabon. Abangan nyo po si Sherwin dyan at lakasan nyo lang ang inyong mga radyo para marinig kayo na ating reporter ni si Sherwin Alfaro. Sandali lamang, Raymond Dadpaas, ano ang latest sa Senado? At dyan sa kamera, Manang Milky, abay ngayon na ba hahanapin? Hunting si Pastor Apollo Kibuloy? Aba, nag-issue na ng arrest warrant. Oo nga. Eh kaya lang saan hanapin si Pastor Apollo Kibuloy? Ayan. Ay, hindi naman daw attend lakay. Ah, ganun ba? Sabi daw. Hindi, yung hindi attend. Kaya nga pinapahuli na ng Kongreso. Nasa Davao daw lakay, di ba? Nung nakarang interview natin si attorney ito pa. Ayan. Eh noon yun. Eh ngayon. Baka lang yun. Eh noon wala pang arrest warrant. Ngayon may arrest warrant na si Pastor. Ayan, babalikan natin yan. At syempre, ha? Good morning, Director De Lemos, ha? Ano po yung may issue dyan sa NBI system? Nakita ba yun? Ha? Alin? Yung bagong parang torture ba? Ayan. Yun, kaya nga, ba't nakuha naman pa ng video, no? Pero kung natin lakay sa NBI, yung statement nila. Ay, Director De Lemos, good morning. Sa anti-cybercrime, siguro, sa galit na ng mga taga anti-cybercrime, ano ha? Dahil mong niloloko, dahil mong siguro baka yung mga nabiktima naman ng anti-cybercrime dyan, yung mga nahack ang mga account, nakuha na ng pera, baka sabihin ni, sige nga, tapusin na. Eh kaya lang yung malungkot. Identity theft. Ang malungkot dito, Sister Ella, mukhang yung pamilya ng victim. Abay, nagreklamo yata sa Commission on Human Rights. Kuya ng Beda Epres, sa inyo ba nagreklamo yung pamilya, ha? Anyway, alamin natin kung ano ba talaga ang nangyari diyan. At good morning sa lahat ng mga teachers. Uy, huwag niyo namang kutsiyan lahat ng mga teachers, ha? Dahil sa nangyaring viral dun sa teacher na ano yung pinapaliwanag na... ng 2x2 kanina. Oo, nung Sabado yun nangyari lakay pinanood ko yung video noon. Ah, ganun ba? Medyo mahirap magsalita pero para sa part ng isang teacher. Kasi lakay, hindi naman sa pinagtatanggol natin yung teacher. Pero noong panahon kasi... noong kapanahon na natin. Nalala ko pala kay meron akong klase, binato ng eraser dahil di makapag-recite ng multiplication table. ako rin ha, napalo na rin ng mahabang stick ng kawayan ng teacher namin. Pasaway ka lakay. Kunti lang. Ayan. katabi ko kasi yung pinakamakulit naming classmate. Oh, nahawaan si ka. Si Reynaldo Sabellian na... Nag-name drop. Ray, kumusta ka na classmate? Ayan, nasa Santa Ana kagayan na ito. Abay, makulit yun eh. Ha?
Yun, pinapapunta sa harapan ng klase yung classmate namin yun. Mm. Pinapadipa, tapos nilalagyan ng teacher namin ng libro magkabilang kamay. Oh? Grabe, oh. Yan ang corporal punishment ng araw po, mahibigan, pero bawal na po ngayon yan. Oo, bawal yan ngayon. Kaya lang, dahil wala ng corporal punishment, masyado man yata na baby ang mga estudyante ngayon. Ayun, kunting ano lang, kunting kurot lang reklamo sa nanay, yung nanay reklamo sa principal. Pero mali din la kayong teacher dahil parang sobra na yung words niya. Ay, oo. Pahinga nga natin uli, nandiyan ba? Ayun, pahinga nga natin uli. Oo. Ayun, take it away. Nakakalimutan niyo yung ano niyo, boundaries niyo, ha. Kakalimutan niyo yung boundaries niyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali niyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Grabe. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Batawa ka pa. Ingrato. Ugaling squatter. Nang mararating sa buhay. Grabe naman yun, lakay. Tapang meron pa doon portion tinawag niyang ingrato, lakay eh. Ayan nga, ingrato nga, sabing gano'n. Oo, diba? Ano. Napaka, sobra-sobra naman yung ano. Naintindihan natin, minsan nakakagigil, pero naka-TikTok live pa kasi ito, lakay eh. So, para sa isang guro, para, diba, medyo nakaka-discourage yung mga words niya, lakay. Medyo degrading para doon sa mga estudyante. Anyway, siguro sobrang kukulit na yung mga, anong grade ba tinuturoan ni ma'am? As of now, lakay, under investigation ng Department of Education, biniverify din yan. At inaalam din natin kung saan bang eskwelahan ito at kung anong grade yung tinuturoan ni teacher. Ayan, naku teacher, sabagay, siguro sa kukulit ng mga estudyante, sa araw-araw na ginawaran Diyos, alam mo, mga minsan, mga batang teacher sa hirap ng pagtuturo, ayan, pagkatapos nag-aabono pa, pambili ng choco minsan. Makukulit pa ang mga estudyante. Ay, tatanda ka talaga, sister. At maubos ang pasensya mo kung minsan. Pero siguro, ano na lang, hinga na lang, hilang mga lalim. Alang-alang mga araw-araw, hinga ka na lang, hinga ng malalim. Pero lakay, kung mas mga bata ang pinuturuan ni teacher, maling-mali yung kanyang ginawa talaga. Hindi, okay lang na magalit, ma'am. Kaya lang, ba't mo na kasi tiniktok pa? Tapos naka-live. At kung mapapanood mo yung video, syempre yan kasi binlearn natin yung mukha ni teacher. Pero online po kasi, hindi naman binlearn na yan ng mga tao dahil ni-screen grab na ng mga tao yan. Talaga makikita mo lakay, gumaganon yung mata ni teacher. Talaga. Talagang galit talaga siya lakay. Ayan, siguro baka may nag-awi pa sila ni mister. Ayan, napagkatapos makukulit pa yung mga bata. Anyway, di natin hinuhusgan si teacher. Talagang minsan may mga makulit talaga mga bata na mauubos din ang pasensya mo. Eh kung tayong mga magulang minsan, mga makulit yung mga ano kung minsan, yung mga anak natin, mga misis, di ba? Parang gusto mong hatawin eh. Ako nga, tsahin lang. Gusto ko namang hataw eh. The joke lang. Sandali lamang ato. Uy, happy birthday muna kay Ate Lita. Birthday niya pala ngayon, ha? Ang dating girlfriend ni paring Joe. Ayan, hi, happy birthday po. Ay, Ate Lita, happy birthday. Binabati, of course, binabati ni Popoy. Popoy Taruk, Jack at Jay Taruk. Ayan. At yung sino pa yung isa, yung pangalan ng babae, Malu? Di mo isinama si... yung isa pa daw na anak, tita. Yung babae, yung ka-birthday ko. Okay, tamo.
Pagtatampo sa atin yan eh. Ayan. Oo, hindi nabanggit. Anyway, speaking of birthday, abay, debatiin na natin. Happy birthday si Kuyang General Ike Cuadra. Aba? 80 years old ka na pala, Kuyang General Ike Cuadra, ha? 80 years old na, pero mahuya, nagjajaging pa dito sa CCP complex. Minsan ay dumadaan pa dito sa DCRS minsan. Ayan, nakipagkape sa akin. Ang celebration daw po niya ay sa Pizza Place. Aba, General Ginoong General Pedro Bulaong. Abay, dyan pala sa Mawa ang celebration ni Kuyang General Ike. Kuyang Nobs Ajib, happy birthday. At kay Gary De Guzman, happy birthday din. Samantala, dumako nga tayo sa Senado, Sister L. Investigasyon ng Senado sa mga paglabag sa environmental laws, hindi lang nakatutok sa Chocolate Hills. Ayon kay Mayor Nancy Binay. Ayan, senator pa, hindi pa mayor. Naka, hindi pa siya mayor. O nga, ano. Magme-mayor pa lang kung mananalo. Ayan, kung sino manalo sa kanila ni Congressman Kid Peña. Yan ba mga kalaban niya? Si Kid Peña, mga kalaban niya dyan sa Makati. Ha? Aris number 28, Raymond at Paz. Please come in, Raymond. Mayor at Sister L, palalawakin ng Senado yung kanilang isasagawang investigasyon hinggil sa kontrobersiyang nilikha ng Captain's Peak Resort sa Chocolate sa Bohol. Ayon kay Senador Nancy Binay, hindi lang ito matututok sa Chocolate Hills, kundi isama na nila yung iba pang mga problema sa mga nadeklara ng mga protected area. Walang binanggit sa ngayon pa itong si Senador Binay dahil ayon sa kanya, kailangan pa nitong magkain ng hiwalay na resolution upang masaklaw din ng ibang mga lugar sa kanilang isasagawang investigasyon. Dahil maliban daw sa Chocolate Hills, ay marami ding iba pang mga protected area at ganoon din mga tourism area ang may mga kalintulad na paglabag ng iba't ibang mga business establishment na naitayo na walang environmental clearance certificate o ECC. Magkatuwang ang Committee on Tourism ni Senator Binay at ang Committee ni Senator Cynthia Villar na Senate Committee on Environment ay magsasagawa sila ng ocular inspection doon sa Chocolate Hills kahit na naka-break ang session ng Senado upang personal na makita ang lagay ng mga business structures na itinayo sa nasabing protected area. Una nito ay naging kontrobersyal ang pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa Bayan Bohol. So kailan sila Raymond, so kailan sila pupunta ng Bohol? Sa Holy Week. Sabay paligo sa Panglao at saka sa ano ba yung mga sikat na beach yan sa Bohol at saka yung raft yung sa ilog habang kumakain kayo. Lubok ba yun lakay? Lubok ba yun? Lubok River. Mukhang ang mangyari dito baka mag-hearing muna dito ng isang beses siguro ang balak nila, pero after the Holy Week na Mayor, then susunod magsasagawa sila ng ocular inspection. Mm-hmm. Or pwedeng diretso lang magsagawa muna ng ocular inspection bago paharapin yung iba't ibang mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito. Siyempre kasama na dyan yung DNR, yung at saka yung mga local government units ng Bohol at ganoon din yung iba't ibang mga bayan na nakasasakop doon sa Chocolate Hills. Mayor at Sister Ellen. Raymond, yung isa yung ang kontrobersya doon, yung malaki yung Captain's Peak Garden and Resort. Yung dalawang sinasabi, operational rin po ba yun? Operational ba yung mga resort na naitayo pang iba? Dalawa yata, dalawa pa, bali tatlo lahat. May mga binabanggit ng mga area, yung isa kasi is kalintulad din itong Captain's, nakalimutan ko lang yung pangalan. Captain's Peak. At saka yung area, yung isa is parang waterfalls. Kaya kumbaga yung isa yung waterfalls medyo mas safe yun, pero yung isa nakalintulad ng Captain's Peak. Ayun ang isa sa mga controversial dyan. Pero mukhang ang tinitingnan kasi dito sa Mayor at Sister L, kumbaga kung may problema dito sa Chocolate Hills, ay tiyak na marami pang o may mga informasyon daw na dumarating na meron din mga ibang protected area na may mga kalintulad na problema. Mayroon na ang daming nagtayo ang mga business structure
pero walang mga kaukulang na permiso mula sa mga agensya ng gobyerno na nagre-regulate Mayor Elaine. Eh yung issue kay Pastor Kibuloy, may arrest warrant na rin ba ang Senado kasi ang Kongreso, Raymond, meron na? Magkakaalaman ngayong araw, Mayor, dahil babalik sila after nga na makita yung Shoko's order na isinumiti ng kanyang mga abogado nung Biyernes, eh nagsalita naman at Senator Risa Junquilleros na kumbaga, kung kahit titignan mo din naman yung sagot ng mga abogado, inulit lang nila yung kanilang katwiran in originally, simula pa ng unang hearing, na hindi nila kinikilala yung isinasagawang investigasyon ng Senado dahil sa tono pa lang daw ng pananalita or yung mismong resolution ay nahusgahan na si Pastor Kibuloy, kaya kuha ng CD na siya pa ay magpaliwanag dito sa Senado. Okay, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Thank you. Yan, at maya-maya lamang na mayroong alas 17 to schedule ni Senator Rafi Tulfo yung kanyang tinatayuan laban kay GM Mel Robles sa Lotto. Talaga. Lotto na kino-question yung credibility daw dahil bakit, di ba yung nauna niyang sinabi? Merong isang katao, may isang tao nanalo 20 beses daw sa isang buwan. Yun, magkakaharap sila muli ngayong umaga, malaman natin kung anong kahinatnan yung kanilang isinasagawang pagginig dyan sa credibility umano ng mga Lotto games ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZR Race, ito si Raymond Delpaas, tuloy-tuloy sa Pagpamalita, tuloy-tuloy sa serpisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond at Paz. Sabi nga ay teach your children well. Ito nga may nag-react na professor sa UP, Sister L. Ano ang kanyang sabi na abay, sabi ni Dr. Professor, ha? Abay, double standard naman. Ayan. Bakit? Yung pagmumura. Pambabasos sa babae. Ayan, pagbabantang papatay ni Duterte at pananampal ni Sara, okay lang. Actually lang, mayroon dito nag-comment. Ano, nag-comment ang sabi dyan niya, nagmana daw. pinagmanahan. Anyway. Sige, inaano ko yung pangalan niya para mabanggit ko. Huwag mo nang banggitin yung pangalan. May comment lang na isa sa ating mga viewers sa YouTube lang kayo. Na syempre, yan ang kanilang damdaming bahay. Oo, syempre. Kanya-kanyang reaction. Yung iba nga daw lakay, sabi dito may time talaga na mga teacher ay nagagalit sa kakulitan ng mga bata. Yung mga magulang nga, dalawa lang yung anak, nakukonsimusyon at sinisigawan na at minumura ang mga anak. talagang ganyan minsan po makukulit ang mga bata. Ayan, kaya lang nasa disiplina rin ng magulang yan. Ayan, nasa turo at pag-aalaga ng magulang. Sandali lamang at uy si Joanne Taruk. Ay, good morning Joanne Taruk. Ayan, bumabati rin doon kay Mama Lita Taruk sa kanyang birthday ngayon. At may nagbo-birthing general ngayon, lakay. Birthday pala ni Apo General Romeo Browner, ang AFP chief. Abay, naragsak panagkasangay. Apo General Romeo Browner Jr. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Apo General Omet, alamat tayo dyan. Ayan. At happy birthday din kay Wina Pearl Hesoro.
Hesoro, Tesoro. Giso, ah, Hesoro, tama di ba? Hesoro ba? Oh, Bicolana Tulacay eh. Ah, ganun ba? Hesoro, Lacay. Ayan. Oragon din. Ayan, ah, Oragon yan. Ang ating intern galing sa Bicol University. Siya ba yung magpapa-breakfast ngayon? O yung maraming ka? Salamat. Uwi-uwi ka sa Bicol pag di ka nagpakain. Hindi, baka huwag mo lang i-pressure. Baka mamaya ikulang pa alawas niya. Biro lang, Wina. Happy birthday. Ah, sige, si Lola Malona ang bahala sa ano, sa pa-breakfast ayan, dyan. Ayan, no, Tita M. Salam mo na. Sandali lamang, si Edwin ba o ready na yung isang libro? Si Edwin, okay, sige. Yung pa-premier ni Sherwin. Ayan, si Edwin na. Si Edwin na. Muna, Lakay. Mabilisan lang tong report. Aba, good news to Lakay. Dahil yung mga basurero, mga basurero dyan sa Valenzuela, tinaasan ang kanilang sahod. Wow. Good news yan. At sana meron, all. At meron sila, Lakay, bagong 25 na mga dump trucks. Wow. Yes. So, alamin natin ang buong detalye niyan. Nandyan si RH23. Edwin Duque. Edwin, magano ang dagdag sahod ng ating mga tagahakot ng basura dyan sa Valenzuela? Edwin? Unahin ko na yung good news. Ha? Mula sa 400, magiging minimum na at mayigit na 500 yung magiging sahod ngayon at palakpakan yung mayigit 400 na nakaschedule sa mga paghakot ng basura. Sa araw na ito ay may karagdagan namang 35 dump truck na basura ang itinan over mismo yung umaga ni Mayor Wes Gatchayan dito sa may 3S Mapulang Lupa sa Valenzuela. Sa ngayon ay nasa 63 na yung branyo at meron namang 40 na luma pa at yung iba naman ay kailangan na daw papalitan. Ay dito kay Mayor Wes Gatchayan, ito yung panibagong-bagong dump truck noon sa unang 35 noong nakaraan lamang na siyang gagamitin sa panghakot ng basura sa lahat ng sulok ng lungsod. Dapat umanong palitan ang mga lumang dump truck para mabilis at tuloy-tuloy 24 hours na paghakot ng basura. Ikit sa lahat ay mapalawak pa yung kanyang aabutin na lugar at mapasok lahat yung kasulok-sulukan ng mga kabahayan ng mga residente rito sa Valenzuela. Lumalabas ng halaga nito, Mayor, ay umabot ng 1,973,684 pesos yung bawat isang dump truck. Tiniyak naman ng alkalde na masiservisyuhan na lahat ng mga residente dito sa lungsod. Masaya yung ating mga kababayan ngayon dahil patas na yung mga sahod nila. Merong 110 na driver na basura at meron namang 300 na balero ang tawag dito. Ibig sabihin yung katuwang ng driver. Ang Valenzuela, umano mayor, ay natatangi sa buong NCR na merong sariling waste management. Na ito yung waste management service. Walang contractor, may sariling gasolinahan lahat. Kaya hindi umano naapektuhan dahil kailangan pang tumawag sa contractor para lamang may tapon yung basura. Dahil sarili nila, anytime, agad na hakot yung mga basura sa pwede panasangan ng Valenzuela. Wala pa rin dito sa Valenzuela, kung pa rin sa RS 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ah, maraming salamat, Edwin. Congrats, Mayor Wes Gatchayan. Abay, kala ko, bukod dun sa 1,000 ba yung dagdag, ha? Ayan deal na naman mo. Mukhang magabono si Mayor Wes. Akala ko may kasapang Lichon Gatchayan. Baka mga high blood habang nagko-collect ng basura Lakay. Hindi, no, di pagkatapos ng duty. Para may energy. No naman. Samantala, eto na. Ayan, balik naman tayo sa mula sa Valenzuela. Dumako tayo sa Malabon. Aba, puro Camanaba area ang pinupuntahan nyo ngayon. Ha? Alamin nga natin kung meron na ba tayong winner, Sherwin, na mananalo ng limpak-limpak na salapi at meron pang vitamins. Sherwin Alfaro mula sa Barangay Tugatog, Malabon. Please come in, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating pampremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eto na si Sherwin Alfaro. Sherwin, sino ang maswerte ng winner natin ngayong Lunes ng umaga? Sherwin, please come in. Yes, Lakay. Ako, anina, nasempuhan ko dito. Nagbibilad itong si tatay. Ano ba itong kinakalikot mo rito? Alam ba ng barangay yan? Mekaniko ba si kuya? Ano ba yung...
Ano bang kinakalikot ni tatay? Ah, yung fan. Ah, kasi oscillating fan. Kaso, nasira. Ay, nako, nasira. Dahil nga napakainit na at alinsangan na ng panahon. Mm. Eh, ito, tatay, kinakalikot ko kanyang, bakit hindi na ako umiikot? Wala talaga. Wala. Baka nabali ang langis. Oh, pag ganyan, bibili lang kayo ng bago, ha? Sala nga. Ganun ba? Pili. Ha? Ay, natin pa ako nila kasi nanonood sa TV. Ano, no? Ilan taon na si tatay? Nakalimutan ko eh. Senior citizen na nga, nakalimutan na edad. Ayan, oh. Pero mukhang ano, mukhang bata-bata pa naman. Magaling pa mga likot. Thank you. Ano yung... Katigingat pinanonood? Siyempre, tama yung balita. At sino pa rin sa mga announcer? Eh, makalma. Aba! Bigyan mo kagad na 1,000 si tatay. Ano pala yung tatay? 1,000 pesos tayo. Ito tayo 1,000 mo. Yan, 1,000 pesos. Plus, meron ko pang regalong grocery bag mula sa VCRH. Ayan, no? Oh. Oh. At syempre, meron pang kasama yung bigas. Yung vitamins. Yung isang takong bigas. Mm-hmm. Katako yan. Wow, sarap naman ng bigas. Laki-laki, dami. Ay nako, parang kukulangin pa yung ano, kukulangin pa yan. Bigyan mo ng vitamin si kuya. Vitamin. O kasi, laki kung titignan mo si tata, yung kanyang balat, parang kapos siya. Parang kulang siya sa vitamin. Bigyan mo ng vitamin. Sa vitamin E. Okay. Ayan. Thank you. Sa edad mo, tatay, tatlong kutsarita lamang po, ha? Ayan, huwag sosobrahan. Ayan. At saka, isa pa tatay, dahil di na gumagana yung electric phone, baka mamaya, pagtsagaan mo pa yan, magkasunog pa, madamay pa yung mga kapitbahay mo, bigyan mo pa na 1,000 pambili ng electric fan, Sherwin. Dagdagan mo yan. Automatic yun sa area namin. Pag may ganyan, may pusang lumalapit na lang yung mga makitino. Ayan. Sherwin. Sherwin, yes, dahil sira na yung electric fan ni Kuya, bigyan pa na 1,000 para makabili ng electric fan. Itapon na yung electric fan na ginagawa dyan. Baka maging sanhipan na sunog yan. Oo nga eh. Yun nga nga. Iniisip ko kanina. Lakay kasi pag gantong sira na, dapat tinatapon na. Dapat pag ano eh, hindi nyo na ako dapat kinakalikot yan. Iba na lang ako kalakutan. Ano? Kalikutin nyo. Ayan. Narinig ba niya? Thank you. Thank you very much. Sherwin, nabigyan mo na ng additional 1,000. Pambili electric fan. Ayun, may 2,000 na siya lakas. Ah, ganun ba? Ayan. Thank you very much. Matamlay si Kuya, bigyan mo ng vitamins yan. Hindi ka na gagawin yun, bakit itatapon niya. Ayan na Itatapon niya na. Huwag nang pagtsagaan yan, baka maging sanhi pa na sunog yung electric fan na yan. Okay, Sherwin, maraming salamat tatay. Good morning. Thank you very much. Maraming salamat din po sa inyo sa pagtutok sa Visa Ace at susunod. Baka kayo nang manalo ng 1,000 pesos sa Visa Ace Mas Malakas. From Arts No. 6, Sherwin Battle Faro sa Little Race Park, Mabalita. Little Race sa Servisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Dummy. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At mamaya pag-usapan nga natin, ha? Ayan, abay, napirma na pala ng Pangulong Marcos, Sister L. Mm-hmm. Yung batas na no permit, no exam policy sa mga eskwelahan. Ay, oo, lakay. Oo. Yan ay maganda yan, lakay. Kasi naalala ko nung college ako, may time na syempre hindi makapagbayad ng tuition agad. Kailangan mo pa ng mga promissory note para makapag-exam ka. At saka talagang, hindi pinag-exam talaga. Buti nga yung school na, of course, yung Adamson naman lakay, considerate sila sa ganun. Promissory note lang pinagbibigyan nila. Ah, ganun ba? Ayan. Yung batas na yan, panukalang batas. Aba, si Senator Bong Revilla pa lang may author nito. Oo, lakay. Ha? Alam mo, ang laking bagay niyan, lakay. Kasi lalo na sa mga working student. Ay, oo, totoo yan. At syempre, yung mga di naman lahat ng panahon, may pera tayo, di ba? Yes, oo. Ayan, may oras na de peligro, hindi makapagbayad ng tuition for yung mga anak natin. Walang pera si tatay, si nanay. Lalo na pagka nagka-emergency, lakay. Ito na, pirmado na ng Pangulong Marcos, ang Republic Act 1190. 1984 o ang no permit, no exam prohibition na aka. Babalikan po natin yan sa isyong yan sa ating pagbabalik. Dummy
bayan. At kung problema po ang blood sugar level natin, abay ihi kayo ng ihi. Ayan, uhawin. Buhang payat at laging gutom ba ang pakiramdam po ninyo? Abay maaring diabetes na po yan. At pwede mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level. Palakasin natin immune system para magbigay ng protection sa ating vital organs. Kaya ikaw din malo para yung mga vital organs mo ay nagfa-function lahat yan. Ayan. Kailangan mo yan, ha? Lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Very sweet pa naman ito, ha? Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. At ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's at online na rin sa Shopee at Lazada. Aba, nandiyan na si Senator Bong. Aba, ang bilis naman, ha? Ayan. Anyway, nasa ating linya po, mahabigan, ang principal author ng Republic Act 11984 o ang No Permit No Exam Provision Act, mga misis, si Senator Bong Revilla. Senator Bong, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning, Deo Makalma, ang ating poging-poging kaibigan, and of course, Sister L. Good morning, Senator. Pwede nakikinig din si Nanay Lolita. Hello, ah, si Nanay Lolita. Good morning. Pagkaling ka, Nanay Lolita. Oo nga, eh, get well soon. Ayan. Yung Senator, siyadang yes. Prangka ito. si Senator, inano ka, baka daw kasi mamaya may sabihin ka na naman. Inunahan ka na, binola ka na. Ikaw talaga. Anyways. Ikaw talaga pagka matutuli. Ayan tuloy. Naala ka tuloy yung mga kasamang rumboy sa Anito. Ano ba yun? Ito, baka saan pa tayo mamunta? Dito nga tayo, ayan, Senator Sir, ayan na. Bakit mo naman naisipang nagpanukala ng batas na no permit no exam policy na ngayon ay pinirmahan na ng Pangulong Marcos at naging ganap ng batas? May karanasan ka bang ganito? O maraming dumulog sa iyo? Bali ganito, marami tayong narinig na reklamo sa mga magulang, estudyante. Siyempre, isipin mo naman, mag-e-exam ka na lang, nag-prepare ka, tapos pagdating mo na doon sa papasok ko na sa eskwelahan, biglang papatawag ka doon sa office. Kailangan magbayad ka muna ng iyong tuition fee bago ka makapag-exam. Yung inaabot ba ng kahihiyan ng mga estudyante? Ay, totoo yan. Yung iba dyan, meron nga ako nakuha ang balita pa, nag-suicide. Ha? So, yung mga ganon, to avoid that, no? Kaya ito'y napakalaking bagay, itong panukalang batas na ito. In fact, 2022 ko pa isinulong ito, ngayon lang natin naipasa. So talagang naaayot, napapanahon itong batas na ito. Kaya nagpapasalamat din tayo, no, sa unang-una sa ating mahal na Pangulo, at syempre sa Kongreso, no, dyan sa Kabataan Party List, sa ACT Teachers. Ayan. Na halos sabay kami nag-file ng panukalang ito para maisulong natin ang mabilis, no? Kaya ito'y talagang napapanahon. Ito isa sa priority bills na final ko kasama ng mga teaching allowance, itong mga amendments sa Centenarian Act, no, sa Centenarian Law. Kaya ito ay napakalaking bagay. Senator Revilla, sir, given na po maraming eskwelahan dito sa atin, private and public, pag private po medyo mahirap talaga magbayad ng tuition dahil alam naman natin medyo mahal po, ano. Pero ito pong under this law po ba, itong principal author, ito pong, oh sorry, Republic Act 11984 o yung No Permit No Exam Prohibition Act, ano po ang mga eskwelahan yung sakop nito? Yung private sakop po ba ay sakop din? All public and private schools, from kinder to college, you know, yan, universities, all universities, pasok dito, pati maging sa TESDA, pasok dyan. So, yung mga technical vocational, pasok siya. So, walang pinipili. Ang importante dito ay maproteksyonan natin itong ating mga kabataan na nag-aaral, yung mga disadvantaged students, no,
Yan ang ating pinoproteksyonan dito. Pero Senator Bongser, eh para naman yung mga may-ari ng mga eskwelahan, baka mamaya eh sa batas na ito ay malugi naman sila, hindi na mabayaran yung dapat bayaran. Ano po ang proteksyon naman ng mga schools sa yung sa mga eskwelahan naman, wala tayong problema diyan dahil protektado din naman sila, no? Babayaran din sila. Ang pinagbabawal lang naman natin eh yung hindi sila makapag-exam, no? May mga safeguards talaga tayong yung disadvantaged students lang yung maaaring mag-avail nito. Kaya ngayon tinatawag tayong certification sa batas na magpapatunay na ikaw ay qualified dahil sa hikahos ka talaga sa buhay, wala talagang paghuhugutan ng pambayad. Una-una, katatapos lamang ng pandemya, di ba? Kita naman natin yung hirap ng buhay ngayon. Ngayon lang tayo bumabangon. Pag halimbawa, tumama yung mga, ang COVID dito, pag halimbawa may calamity, o kaya may nagkasakit sa pamilya, hindi kagad makapagbayad. Yun, covered itong batas na ito. Ayun. So, hindi naman na, Yung Cocopea, na nagsabi na well-balanced naman itong ating batas. At in fact, kanina, nagpapasalamat sila sa atin dahil kinikilala nila na balance itong batas natin na ito. At welcome ito sa kanila. So it shouldn't be controversial. No? Wala naman dapat tayo ikabahala dyan. Kumbaga, nagkakaisa tayo ng edukasyon, ang priority ay ang kapakanan ng mga estudyante. Kaya hindi man natin sila pinagbabawalan na mangulekta, no? Hindi man natin, wala naman tayong prohibition na ganun eh. Yung sa tuition fee, basta importante ay makapag-exam yung mga bata, saka nababayaran sila. At kung talagang kapos, talagang yung tao talagang hindi makapagbayad, may mga pwede naman silang puntahan. Pwede silang pumunta sa DepEd, yan, pwede silang pumunta sa CHED, at sa TESDA. May mga voucher programs tayo na po pwedeng makatulong sa kanila. O kaya, punta si Senator Bong Revilla sa Senado o si Congressman Francois. Yes, yung mga malalaking puso ng mga senador at mga congressman na pwede rin makatulong sa LGUs, diba? Ayan. Kaya, hindi tayo magkakaroon ng problema dyan. Kesa naman ipapahiya natin yung mga estudyante, nakakawa sila. Sila yung ating pinoprotection nandito. Ayan, totoo yan. Traumatic sa estudyante yan, sa bata na... Dahil hindi nakapawalan pambayad sa matrikula sa panahon na yon, eh hindi na po kuhanin ng exam. Ayan. Maraming ganyang eksena nung nag-aaral ako ng college na kayo. Yung hindi nakapag-exam dahil hindi nakapagbayad ng tuition. Pero para sa mga magulang, Senator, linawin din natin na itong batas na ito, hindi po nag-exam sa tuition. Yes. Babayaran pa rin nila ito. Yes. Hindi po kayo exempted na hindi magbayad sa tuition. Magbabayad din po kayo. Ito po ay, ito lang ay pinoprohibit natin na hindi na makapag-exam yung inyong anak. Yan lang po ang pinagbabawal dito. Senator, yung pagbayad po sa tuition fee, kailangan pa rin natin magbayad. Senator Bong, paano naman, just in case po, may mga eskwelahan na hindi sumunod sa ganitong ito pong batas na ito, hindi sumunod. Ano po ang pwedeng gawin? Anong sanction dito na sa inyong batas, Senator? May multa pa, penalty ba? Kapag hindi sila sumunod sa batas nito, maaari silang parusahan ng DepEd, no? May mga itong DepEd, ang CHED o ang TESDA ay mayroon tayong administrative sanction sa kanila, no? Na i-impose sa kanila kung pwedeng makasila ang kanilang permit sa eskwelahan. So iyan ang napakasimple lang naman yan para sundin nila. Pag pinagkait pa nila, may problema sila. Hindi ba daw po mahuhold yung record nila? Hindi ba? Kasi po, actually, yung iba hindi re-release they can yung... They hold their record. Even their diploma. Hanggat magbayad sila. Hindi natin tinatanggal yung karapatan na yun para mabayaran sila. Ang pinagbabawal lang natin dito, yung hindi sila pag-taken ng exam during the time. Lalo-lalo, nag-prepare ka. Di ba? Para mag-aaral ka, gano'ng katagal ka nag-aaral, biglang
pagte-take ka na lang ng exam, hindi ka pa pwedeng mag-take ng exam dahil may utang ka. Eh, masakit naman yun. So, yun yung pinagbabawal ng batas. Ayun. Sabi ko na nga ba, Senator, maraming rumbo na nakikinig sa ani ito eh. Pakisabi naman kay Senator. Paano promote mo? Palagay ko, paano yung punta mo doon? Meron pa ba? Wala na, Victoria Court na yata ang pangalan eh. Ano, ha? Mm-hmm. Meron din tayong batas, ha? Yung sa teachers allowance, mm-hmm. yung dating shock allowance, pirma na lang ng Pangulo dahil naipasan na natin sa Senado rin. Mm-hmm. Yung nakapag-bicam na tayo at nasa Malacanang na yan, pirma na lang ng Pangulo at batas na rin yan. Mm-hmm. Yung 5,000 magiging 10,000 na next year. Wow! Teachers. Mas okay yun para hindi nagihinit yung ulo ng teacher, Senator. Napanood niyo po ba yun, Sen? Sinocover natin lahat. Tapos alam mo, nakakatuwa dahil sunod-sunod yung mga batas na naipasa natin. Talagang nagpapasalamat din ako doon sa mga magigiting kong mga staff, yung aking legislative staff. Mm-hmm. Yan. Kaya salamat sa kanila. I cannot do this alone. Kaya magagaling yung mga nakapaligid sa akin. Kaya... Mm-hmm. Nagpapasalamat ako sa kanila. Ah, ayan. Yun, di ba? Okay. Mukhang sunod-sunod to, Sen, ha? Yung sa mga senior ngayon, ito naman. Oo. Oh. Mm-hmm. Yes, yung isusunod na ano dito, yung pang, yung papababaan ko yung senior citizen. Mm-hmm. No? Yung from 60 to 56. Mm-hmm. Pero marami nagko-complain. Ayaw na maging senior ng 56 yung iba. Sabi niya, masyado daw ako. Personalan na daw yun. Oo nga naman, bata pa. Ayaw matawag na senior. Ang bata-bata pa, 56, senior na ka. Senior. Sabi ko, pero yung beneficio nun, so para sa mga mahihirap natin kababayan, malaki-laki yun. Ano naman daw, baka meron ka naman daw para sa mga matutulis na pulis. Ayan. Ayun, yung sa mga matutulis na pulis at yung matutulis na radio announcer. Basta pag-uwi ng bahay at naabo ko, magdala ng helmet para pag-uwi ko, hindi masakit. Akala ka mag-uwi ng Pancit Canton at saka siopaw. Dahil may sa lubong. Okay. Thank you. Thank you, Senator Bong Revilla, sir. Maraming salamat. God bless you all. Thank you very much, po. Mahabigyan, Senator Bong Revilla, ang chairman ng Senate Committee on Public Works, pero mapagbala sa mga teacher at mga estudyante. Yes, ha? Ang principal auto ng Republic Act 11984, ang No Permit, No Exam Prohibition Act of Policy. Daming. Ayan, tama ka, Professor Lord De Vera. Ayan ang TB5. Ayan, ang counterpart ni Senator Bong Revilla sa Kongreso, mm-hmm. ay si Congresswoman Franz Castro ng sa ACT ba siya? ACT Party List ba si Franz Castro? ACT, ayan, ACT Party List. Ayan, siya ang nag-file sa Kamara at counterpart naman sa Senado, Senator Bong Revilla. Daming babalikan pa natin lang pang mga reports. Nakot, kayo talaga ayun tantanan si Mayora. Eh kasi yung... Pero walang nakahula nung nakaraan. Parang ganun wala ba? Nag-comment kung sino yung hula nila. Eh di... ano yun natin? Ayusin natin yan. Oh, tsaka yung details, Lakay. Medyo bitin yung detalye mo nung nakaraan. Ganun ba? Oh. Sige, tapusin natin yan. Ayan. At binabatin si Colonel Attorney Mara Santiago, ha? Abay, naku, paging DPWH, may ginagawang asphalt overlay daw ang DPWH sa lahat ng daan sa barangay South Triangle, costing 66 million pesos. Rehabilitation daw. Ang kaso, anong i-rehabilitate? Walang sira ang konkretong daan. Ayun lang. Saan ba itong South Triangle? Sa may Quezon City South ba ito? South Triangle. Medyo hindi ako familiar sa Babalikan natin yan. Oras, Sister L. It's 9:28. Bio Jesse, sa sakit ng... Hindi, CCR lang talaga siya. Lakay, oo. Hindi, kunyari, CCR lang para makita ka. Ay, teka muna. Ay, good morning, Kuyang Colonel June Arias. Ayan, sino ba may birthday? Sino nang nagpapabati, Kuyang, ha? Ayan, happy baba si Major General Josefino Jake Catalunya. Ayan, PMA Masikap Class Number 70, Class 77.
Happy birthday, Gerald Jake Catalunya, sir. Laba tayo dyan, ha? At binabati rin natin si Noble Illustrious Potentate Nelson Iyaw. At Kuyang Juna Samaniego, ha? Shamsuddin. Noble Shamsuddin. At si General Rivera. At second gentleman attorney man sa Carpio. Ito yung mga kandidato sa pagiging junior grand warden sa sa amin sa Freemasonry, kaya hindi sila masyadong naglalabas. Bawal mga ampanya sa amin, Sister L. Pero may diba? Nakita ko nung nakarana ka ganun. Ayan naman yan. Bawal yan. Sabi ni Kuyang Alex Flores. Ayan. O, kita mo, ha? Si Sir niya, Alex Flores, siya ba yung taga-Toyota? Sabi niya, best regards po sa gorgeous and very friendly Sister L. Hi, hello po, Sir Alex. Ayan, nagdumarin po sa mga taga-Toyota Quezon Aba, Valenzuela. Toyota Quezon Aba, Valenzuela pala. At si Kuyang Adriana Araneta. Nakot, may issue talaga dun sa ha? Yung issue ng tubig doon sa San Valley Village sa Antipolo. Ha? Ah, yung napakamahal manigil. Ay, ayan. Magsusumog na sila kay Mayor Inares. Abay, dapat lang, ha? Abay, sobra naman yan. Sandali lamang. Good morning. Sabi ni Dr. Pagdilaw, pakibati rin ng happy birthday si Rebuan RJ Saripada. Ayan. RJ Saripada, happy, happy birthday. Oy, siya parang Lito Palapag. Oy, Senator Bong, kita mo, ha? Ayan, yung rumboy mo dati sa Anito Lad, si Rito Palapag, ha? Natawa na lang siya, Lakay. Pasyalan mo naman daw sila. Sabagay yung mga sabagay binata pa ang Senator Bong Rebilla noong araw dyan, ha? Noon pa naman kasi. Tsaka yung mga rumboy na nag sesep sa kanya noon, mga retired na rin. Sandali lamang at meron tayong flash report. Sandali lamang, Head, ha? Meron tayong flash report. Flash report. Flash report! Anong flash report na yan, Sister ang, L? Ang grupo ng mga overseas Filipino workers sumugod sa tanggapan ng DMW, Department of Migrant Workers, OIC Hans Kakdak, lumabas para harapin ang mga nagkikilos protesta. Kumusta ang sitwasyon dyan, RH52? Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Sister L, lumusog na itong grupo ng mga overseas Filipino workers. Hala, bakit? Dito sa tapat ng Department of Migrant Workers sa kanto ito ng EDSA, Ortigas, sa Mandaluyong City. Bakit? Para ipanawagan ang kanilang sahod, trabaho at karapatan. Sino ng mga militante sa pauna ng grupong Migrante International, Itariridad, ang kabuhayan ang mga modernong bayani kaysa ang talakayin ang charter change. Umangal ang mga FW sa liit ng sahod sa domestic workers sa Middle East, halimbawa. Si dapat umanong doblehin sa $800 mula sa $400. Hindi kasi umano ito pasok sa family living wage. Si dapat ay nasa higit 1,000 piso kada araw. Doblehin yung lakay habang nagpo-programa dito yung grupong migrante. E biglang naghiyawan. Naghiyawan yung mga FW dahil lumabas si DMW officer in charge, Hans-Bill Haktaka, para harapin yung mga nagrarally sa tapat mismo ng nakasang tanggapan. Kung makikita niyo sa ating video ay ganyan pa rin ang sitwasyon ngayon. Pinapakinggan ni Yusuf Kaksak itong programa, yung iba't ibang mensahe at hinahing ng kailang mga kasama. Pakinggan natin. Ngayon isasalita grupo naman ng mga sitayers. Katerasa lang. Ang salsipan ba dahil sa pibustani at ispro na to, ikaw ang magpapal habang ililitis ang kaso o ongoing sa NLRC. Oras na manalo, meron tayong tinatawag na yun ang ipinagot nila sa Magna Carta for Seafarers. Panawagan ng mga seafarers in particular, yung Magna Carta for Seafarers. Maraming sektor dito ng OFWs, merong mga domestic worker, may mga household service worker, meron ding mga seafarer, at lahat ng yan ay pinapakinggan ngayon isa-isa. DMWI, si Hans Jakjak, at kami natin mamaya kung siya'y bibigyan ng pagkakataon para magsalita sa mikropono. Pero para doon sa mga motorista, nalalabas na EDSA mula roon sa may San Juan City at sa Ortigas mula sa Green Hills, ay asahan na ang bahagyang pagkakaroon ng epekto sa daloy ng traffic dahil nandito sa Camto, Pakanan,
itong grupo ng militante nagsasagawa ng heroes protesto sa ngayon. Para sa una-unahan sa Pilipinas, Danger H ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dami. Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Ba okay din itong si Administrator Hansa Kaknak. Ayan na. Imbitay mo sila magkabay sa opisina mo, sir. At least nilabas niya lang kaya, no? Hinarap niya. Oo, yung iba nagtatago na dyan. Yes, pero siya humarap. Ayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Aba, ngayon na ba iseserve ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy? Babalikan natin yan. Oras, Sister L. 9:39. Oras, Sister L. 44 minutes after 9. Sandali lamang naman ang Milky. Standby, Nicole Lopez. Ano bang problema sa McDo, ha? Mm-hmm. Sandali lamang at oy, dami nagbe-birthday. Batilan natin itong si Colonel. Ayan, si Colonel Joel Bonavente ng PMA Class 97. Colonel Arturo Palma at Colonel Consuelo Nunag Castillo. At si Colonel Mike Cuenca. Ayan, binabati ng kanilang gamista. Colonel Joseph Ledor ng Hiram Lads, 88, at PMA Class 97. Cheers! Ala ba tayo dyan? Daming bayan. Anong sabi ni Manang Milky? Ha? Contempt order laban kay Pastor Apollo Kibuloy isisilbi na ngayong araw kasabay ng direktiba sa House Sergeant at Arms na i-detain na daw lakay. Wow. Ooh. Alamin natin ang buong detalya mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky, Sister Ella Takay, wala nang atrasa ng contempt at arrest order na isisilbi ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, Vice Chairperson ng Komite, isisilbi na ang contempt order laban kay Kibuloy ngayong araw ng Lunes. Sabi ni Pimentel, kasama rito ang direktiba sa House Sergeant at Arms na i-detain si Kibuloy sakaling husang magpakita o di naman kaya ay maaresto. Paliwanag ni Pimentel na bigo si Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Kibuloy na magbigay ng feedback sa komite. Patunay ang kanilang mga delaying tactics. Matatandaan, binigyan ng palugit ng hanggang Biyernes ng nakaraang linggo si Attorney Topacio na ipag-ugnayan sa kanyang kliyente kaya di muna naisilbi ang arrest order ng Kamara. Sa hearing noong March 12, pinatawa ng contempt at ipinapa-aresto si Kibuloy dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa hearing ng Kamara. Ito ay sa paglabag umano sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation na nagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH. Yes, Sakay. Saan isa-serve ang arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy? Meron ang pinapadala lakay na makinatawan ng House Sergeant at Arms ang Kamara Lakay doon sa sinabing lugar ni Atty. Topacio. Ang sabi niya, nasa Davao kasi. Ah, sa Davao. So, ang okay. Kamara, binigyan sila ng hanggang Biyernes last week na makipag-usap o kaya may pag-ugnayan. Pero, as usual, hindi daw sumunod itong si Atty. Topacio. Kaya sabi ng Kamara ay isisilbi na yung arrest order laban kay Apollo Kibuloy. Nakahanda na rin Lakay at Sister L last week pa yung kanya magiging detensyon sa Kamara. Ayan. Ano itsura nung kanyang detention kumpara sa detention dyan sa Senado? Kumpara sa detention ng cell of tao tuloy natin, sa Senado Lakay, mas maganda yung sa Kamara. Bakit? Mas malaki. Ah, mas malaki. Oo, mas malaki. Tapos meron siyang mga sariling palikuran. Ito yung nasa may south wing portion ng Kamara dyan sa may batasan. At merong ano Lakay, merong visiting hours sakaling may tulong siya doon from 9 to 11 in the morning at 3 to 11 ng gabi. May aircon ba? May aircon ba o electric fan? May aircon o electric fan? Sa Kulakay, malakas ang aircon. Oh, talaga? Oh. Di magdala siya ng makapal na kumot, jacket. Oh. Sa Senado, wala tang aircon ang kulungan dyan, di ba? Nasa ano kasi Lakay, sa basement. Nasa may mga parking. So electric fan lang. Ito sa Kamara, maganda at malaki at nasa south wing portion ng batasan. Ayan na, pwedeng magpa-cater.
Pwede daw siya umorder eh, Maya, ano, yung... pwede umorder. Yung mga ano, pwede umorder daw siya at papapasukin daw sa loob ng kanyang okay. kwarto. Pwede magpa... Ano yung tinatawagin? Pag-grab o magpala pag-grab? Na. Oo, lala. Online, ano na lang, mag-order na lang. Ayan, online. Okay. Saka masingil tayo, Sister mm-hmm. L. Maraming salamat, Mara Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ama ng Milky. Ay, good morning, beautiful Gerard Ceballos. Ayan. At happy birthday kay Caitlin Milan Camano. Aba, mula kay Lolo Usig, Ate Seska at Ate Behati at Lola Lina. Your business is our business. Naka yung mga McDo outlets abay sa ilang bansa sa Asia nakaranas daw ng system outage nitong weekend. Anyare, Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Nakaranas ng system failure ang fast food chain na McDonald's sa kanilang outlets sa ilang bansa sa Asia nitong nakalipas na weekend. Batay sa mga ulat, nahirapang umorder ang mga customer ng McDo sa physical stores nito, sa phones maging sa kanilang mga electronic kiosk. Sa tweet ng McDo, nakaranas ng system failure ang ilang outlets nila sa Japan at pansamantala itong nagtigil operasyon. Sa China naman, naapektuhan din ang maraming McDo outlets sa loob ng maraming oras at pinag-usapan pa ito ng husto sa kanilang social media platform na Weibo. Naibalik din naman sa normal ang operasyon ng McDo sa China makalipas ang ilang oras. Gayun din ang nangyari sa Hong Kong, Taiwan, Singapore, New Zealand at South Korea, habang sa Australia ay may saradong McDo outlets dahil umano sa server problem, can't take order. Dito naman sa Pilipinas, isang McDo official ang nakapagsabi na nagkaroon nga rin ng system interruption kaya't apektado rin ang kanilang operasyon nitong nakalipas na weekend. Sinabi ng isang opisyal ng McDonald's Corporation sa Agence France Presse, alam daw nilang nagkaroon ng system outage at inaayos na ito. Humingi rin ng paumanhin ang buong pamunuan ng McDo sa kanilang mga customer nang magka-aberya ang kanilang mga system. Pero paglilinaw ng McDo, hindi naman daw ito kaso ng cyber attack at sadyang problema lang talaga ito sa kanilang sistema. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 53 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85 and 34 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Ayan, so back to normal ang McDo. Mm-hmm. At batiin natin yung mga Congressman Brian Yamsuan. Abay, nakinig pala sa atin. Ay, hello po. Good abay, morning. Kumusta na, Kong? Ayan, binabati ka ng mga taga BF Homes Paranaque. At binabati natin yung mga taga 7th Infantry Division ng Philippine Army, Sister L. Mm-hmm. Abay, lalo na kina Lieutenant Jopet Barrientos at siyempre kuyang Captain Romel Jordan. Ayan, mabuhay po ang mga taga 7th Infantry Division ng Philippine Army. Standby, June Dimakutak. Allah! Pinatindi ang pursuit operations, military operations laban sa grupong nanambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Oh. Grabe naman, panahon ng Ramadan. Oh, abay, nananambang ba sila? Hmm. Standby, June Dimakotak. Standby, Brigadier General Oriel Pangkog ng 601st Brigade. Dumbing. Bayan. Ora, Sister L. It's 9:53. Nako, eto na si Professor Ben Alegre, ha? Ayan. Hindi pala Professor. Pero ang sabi niya, lahat ng sinabi ng teacher ay pawang katotohanan. Mm. Wow. Masaklap tanggapin pero totoo. Ayan. Mahina sa comprehension ang mga bata ngayon. Kahit sa basic English communication.
And one of the biggest problem among the youth of today is attitude. Mm-hmm. Oh, our future is doomed to be complete failure. Spare the rod, spoil the child, and have a failed future. The signs are showing. This is also the reason why good teachers would go abroad. Oh, may katotohanan nga din naman ano, ha? Pero sandali lamang pursuit operations, military operations, isinasagoy ng mga militar. Sundalo sa Maguindanao del Sur matapos sa tambangan at mapatay ang 4 na sundalo. June Dimakotaka, please come in. June. Mayor, yes, Mayor Lakay and Sister L. Nasa kabilang linya si 601st Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangkog na ikaugnayan sa ambush at pagkapatay ng 4 na sundalo ng 40IB kahapon sa Barangay Tuayan, Datu Hopper, Maguindanao del Sur. Good morning po sa inyo, Brigadier General Pangkog, sir. Sir June, good morning at pati na rin kay Sir Leo at kay Ma'am Sister L. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, General, sir. Good morning, apo, sir. Matanong ko lang kung paano bang ino-observe ng 6ID at ng 601st Brigade ang Holy Month of Ramadan. Sa gayong ngayong mayroong ganitong uri ng mga atrocities sa inyong AOR, General. Yes, Sir June. First and foremost, nung nagsimulang Ramadan, nagbigay kagad ng kautusan ang pamunuan ng 6ID na ating igalang, no? Karamihan ng mga sundalo dito ay halo-halo din naman, mayroong Kristiyano, mayroong din Muslim, pero ang pangkalahatang kautusan ay igalang at suportahan. Make sure that ang mga communities natin, ang ating mga kapatid ng mga Muslim ay secured at safety sila habang inoobserban nilang Ramadan. Kasama na rin dito ang pag-iwas ng mga activity na nakaka-disrupt, lalo na sa araw kasi during the day, nagpapahinga sila, wala sila, nagpapasting sila, nagpe-pray lamang. So, isa yon sa mga, kasama yon sa mga gawain. Pati na rin sa pagtulong sa paghanda. Paghanda para sa Ramadan, linisin ang mga moske, at sumama na rin sa mga activity, katulad ng pag-offer ng mga sponsor ng mga iftar dinner, kung saan ang ating mga kapatid na Muslim ay tinatapos ang pag-ayuno sa buong mag-araw. No? Sir John, isa yun sa mga, kasama yun sa mga naging activity natin. Mm-hmm. Opo, may report na retaliation daw itong ginawang itong ambush, General Sir. Paano nangyari? Oh, yung ganitong klaseng activity ng mga teroristang grupo dito is palagi itong may mga report, no? Kasi tuloy-tuloy ang effort ng ating Philippine Army, ng 6th Infantry Division, na masugnay talaga ito. In fact, sa panimula ng 2024 ay mayroong kautusan ang Western Mindanao Command, pati na rin ang leadership ng armed forces, na kailangang matapos na ang kagagawa ng mga terroristang grupo. So may mga binigay ng mga tasking, may mga dagdag ng mga timelines na kailangan matapos. So siguro ako nakita ko isa yun sa kanilang mga naging action, kasi nilagyan natin ng tropa yung Sitio Bagurot ng Barangay Tuayan Mother. Yan yung mga medyo nasa gilid-gilid ng mga bayan natin na kung saan mayroong mga activities yung mga terroristang grupo ito, Sir June. Yes, Mayor. General Pangkog, sir. Pangkog, sir. So paano isasagawa ang pursuit operations, military operations sa may Ramadan po ngayon? Wala bang paglabag ito? Yes, Sir Deo, no. We make sure na ang ating mga communities ay hindi natin madidisturb. In fact, ang ating ongoing combat operations is malalayo sa mga komunidad. Mm-hmm. At sinisiguro natin, meron tayong mga specific instructions na kailangan hindi ma-disturb ang any activities related sa Ramadan. At yun din naman kasi ang ating sinumpaan, no, is secure. Kasi itong grupo, Sir Deo, ito talaga yung nanggugulo dito. Siguro isa yun sa mga naging action nila, kasi nilagyan natin ng sundalo doon mismo sa kung saan sila may mga activity dati, na kung saan kanilang may mga pinatay sila doon. Palagi nilang inatake yung barangay. So siguro, yan yung mga isa sa mga naging plan nila, naging ginawa nila. Ang hindi ko lang talaga maintindihan sa Deo, tama nga, nasa kalagitnaan tayo ng pag-obserba ng Ramadan. Diyan na lang natin makita kung anong uri ng grupo ang mga gumawa nito, sa Deo. Brigadier General Oriel Pangkog, sir, ang peace and order po ba ay masasabi natin dyan ay hindi, sa as of now, hindi maayos dahil dito sa grupong ito na patuloy na nanggugulo? No, ma'am. In fact,
for the past 2 years, no, kasi ako sobrang dalawang taon na rin ako naging brigade commander dito, mm-hmm. ito ang kauna-unahang nangyari na nito. Karoon sila ng opensibang katulad nito. Mm-hmm. Nito mga nakaraang buwan ay ang Philippine Army ang nagkaroon ng mga effort para mapasurin, mapabalik loob. No? Ayoko rin tawagin na surrender. Magbalik mm-hmm. loob ang ilan sa mga kasamahan nila na nitong nakaraang Disyembre, same area lang, hindi naman doon sa kung saan nag-ambush, doon lang sa unahan pa towards the mountainous side, ay nagkaroon din tayo ng combat operation para nga hindi na sila makapaghasik pa ng lagin. So far, ito lang naman yung mga nangyari. Kaya sa pangkalahatan, ay maayos. Very peaceful ang Maguindanao del Sur at Maguindanao mm-hmm. del Norte. So kaya isolated case lang po ito? Pwede silang pumunta dito, matingnan nila, 24/7, ang ating mga highways ay open. So yes, ma'am, isolated lang talaga ito. General Pangkog, sir, marami pa ba itong grupo na ano ng Daula Islamiyah dyan sa Central Mindanao, sa Maguindanao? Sir, dito sa area ni 604, dito sa SPMS box, meron mm-hmm. pa rin namang ilan, pero ito hindi naman na ganong karami. Siguro mm-hmm. nasa 20 plus. Mm-hmm. 20 plus itong hinahabol ng 601st Brigade. Uh-huh. So, very manageable siya. Yun nga lang, Sir Deon, no? Kasi kung minsan, katulad yung ginawa ng ating tropa kasi, namili yun sila, no? Lumabas sila sa doon sa patrol base nila, namili mm-hmm. ng mga kanilang mga supply. Mm-hmm. Yun, pagbalik nila, tinambangan nga sila, pabalik mm-hmm. sa patrol base nila. Bukod dun sa apat na napatay, General Pangkog, sir, may mga nasugatan pa rin po ba? Wala po, Sir Deo. Yung laman, ang apat na yon ay sila na rin yung may sakay noong civilian vehicle na gamit nila, yung multicam mm-hmm. na tawag nila dito. Mm-hmm. At yung apat na rin yon nung napas lang lahat. Itong grupo ng mga terorista, General Pangkog, sir, mga Filipino Muslims o mga foreigner ang mga ito? Filipino Muslims sila karamihan, Sir Deo. Mm-hmm. Siguro, masabi ko lahat ay Maguindanaon, taga dito nila mm-hmm. po sa lugar. Okay, General Pangkog, sir, maraming salamat po at ingat po kayo. Thank you and good General. Morning. Maraming salamat, Sir Deo. June? Yan, Mayor and Sister L, si 6 Operations Brigade Commander, Brigadier General Oriel Pangkog. At binabati ko ng happy birthday si retired Police Director Nicanor Bartolome. Para sa kanunahang radyo sa Pilipinas, DZRH, RH19, June di makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. I am a soldier, far from my home. I have a sweetheart. Maraming salamat, June Dimokotak at Brigadier General Oriela Pangkog ng 601st Brigade ng Philippine Army. She said she'll be lonely. Ay, nahirap pa. Nakakalungkot naman na kayo. Tahimik na tayo. Yeah. Ramadan pa naman. Nakakalungkot yung apat na sundalo na namatay. Namalengke lang. Ha? And yung mga habigan, bilis naman ng oras. Hindi natin nabalikan si Mayor. Oo nga, lakay. Ang dami din nagre-react tungkol din sa teacher. Sa teacher. Mm-hmm. May galit, may mga pabor naman. May sumasang ayon. Mm-hmm. Alam mo talaga, iba na talaga ang panahon ngayon na Sister Nako, Ella. Talaga lakay. Mm. Naka-encounter ako ng mga palasagot. Ganun ba? Ang hirap sumakit yung ulo ko eh. Iba na ang mga bata ngayon kumpara nung araw. Nako noon. Tingin lang eh. Ano na? Takot na takot ka na. Pagka tinitigan ka, alam mo na yung gagawin mo. Ngayon, papagalitan mo yung teacher ka, pagalitan mo yung bata, sasagutin ka. The road is long with a many a wide. At yan na po, mabigyan ng kabo nating palatuntunan ng damdaming bayan. Good morning, Kuyang Emil De La Rosa at Father Elmer Pinili, Father Jerry Orbos. Maganda umaga po sa inyo, ha? At siyempre, ang avid listener nating Bishop, Bishop Ephraim Fautagana. Sama natin si Bishop Buddy Ballesteros. Ayan, mm-hmm. kita mo kung magdasala. Oo nga, lakay. Monsignor Manny Ballesteros. Maganda umaga po sa inyo. Ako po si Deo Macalma. Sister Albo, Elaine Apit, stay safe. Ingat po tayo. Susunod na Operation Tulong, Miss May Binauhan, Wonder Woman. Bye-bye. Ingat, stay safe. Oh.